Ito na ang pinakamabilis na gaming smartphone na pwede niyong bilhin ngayon. Kung top of the line naman pag-uusapan, ito na yun. The fastest of them all. One of the first Snapdragon 888 Plus processor in the world. Yan currently ang pinakamabilis ngayon. Bagong-bago lang, kaka-release lang ni Qualcomm. Meron siyang up to 16GB na RAM, LPDDR5 yan, and up to 256GB of internal storage na UFS 3.1. Meron pa siyang 165Hz na 6.8-inch AMOLED display na may hanggang 720Hz na touch sampling rate. Oh my God! What are these numbers? At ito pa, meron pa siyang 5,050mAh na battery. Pero, ultimo yung kanyang battery, meron ding air cooling. Seryoso? Meron pa siyang shoulder triggers, 450Hz touch sampling rate. Ay, grabe naman yan. May bagong physical button sa likod. Meron siyang 5G and meron pa siyang Wi-Fi 6E, the latest in Wi-Fi technology. I told you, top of the line. Although napansin ko yung kanyang box is not so big anymore. Hindi siya yung katulad nung pa-square na box. Kaya Redmagic 6 and 6 Pro earlier this year, siguro mahal na yung box, so bumawi sila sa specs. Pero nevertheless, the box looks quite cool and amazing. Carbon fiber surface, wala na, tapos na. Kabahan ka na Black Shark? Kabahan ka na ROG? Anak, itabi mo. Ako na. Dahil andito na si Papa Redmagic 6S Pro. Kaya unbox natin, oh. Please Vince, and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Alright, here we go. So ito na yung box. The logo. Sa harap, yung swords na mukhang mask. Very minimalistic na yung kanyang box, yung kanyang branding sa harap. And we've got here the 12GB of RAM, 128GB of internal storage, at yung ating variant dito ay Cyborg. Meron pa siya isang variant, which is the Ghost variant. Transparent yung likod, mamaya pa sa inyo. Alright. Eto na siya. Exciting times in mobile gaming. Tamang-tama para sa Pokemon na ML. Exciting stuff, man. Eto na siya. Ay, ang ganda. Mamaya na yan. Here's the box. At sa loob yung SIM ejector pin. Here are the documents. Game time. Anytime. Yan yung kanyang quick start guide. And of course, may warranty card siya just in case na may problema yung unit. You've got a warranty. And of course, yung kanyang jelly case na kakaiba. May butas sa likod. Ewan ko kung bakit. Pero pwede mo siyang gawing headgear. Cyclops. Kagamboy. Na joke lang, parang yung si airflow para hindi matrap yung hot air inside of the casing. Well, duh. Last mo nila. Of course, kasama yung kanyang kakaibang USB Type-C to USB Type-C cables end-to-end. Nice. And yung kanyang 30-watt fast charger. Yun lang. 30 watts lang yung kasama. Akala ko ba bin 66 watts yung kasama sa box? Well, no. Actually, China variant lang. Anong sinabi mo? China ROM pala. China variant. Ano yan? Virus? Pero yan, sa global ROM, 30 watts lang yung kasama sa inyong box. The good news, pwede nyo siyang bilhin sa kanilang website, the 66 watts fast charger for the extra dollars. Bakit hindi sinama? Well, why not? You know what they say. Let's create the problem and sell the solution. But money, money, money. We don't need the money, money, money. Well, kasi ito, meron charger kasama. Kaya Apple iPhone ka lang po bumili ng charger, walang kasama yun sa box. Nakakataw talaga ang mga company ngayon. But what's not funny is the serious beast, Redmagic 6S Pro. Ito, oh my God. Wow, check that out. Woo! Well, this is the Cyborg version. Meron pa yung Ghost version, the transparent one. Ito yung itsura niya. Oh, by the way, dalawang variant pala ito, no? Si Cyborg, meron siyang 12128 at meron naman siyang 12256. Si Ghost variant naman ay 16256 lang. Configuration pala, hindi pala variant. Ben, puro ako variant. Tanga! But the variant, variant is variation. Basta yun. Okay, so ito yung design niya pala, no? Napansin ko lang na kamukha pa rin niya si Redmagic 6 Pro. Somewhat, may mga konting design aspects lang siya na kakaiba. Notably, 6S na siya dito. Iba na yung mga linya-linya niya. Pero yung kanyang core design from the camera, yung bar na yun sa gitna na yan, ay same na same pa rin with the 6S Pro. You still get the 1-2-3 cameras right there. Yung triangle na LED flash. Bakit hindi square or bilog? Bah, mali ko. Hindi naman designer eh. And yung ano itong touch na to? What is that touch? Wait lang ah, check ko lang. A few moments later. Okay, I have just researched it. Ito pala yung extra button. Programmable in-game. Wow. Problema lang, hindi mo siya makita at hindi mo siya makakapa. It's just flat. But yes, I will check later kung paano yan. And of course, yung logo ni Redmagic. Ayun. RGB ba to? I'll check later. At ito yung powered by Nubia. Nice, nice. In my honest opinion, no, I would say yung kanyang design ay sakto lang. Decent. There is nothing really groundbreaking sa kanyang design. In terms of gaming phone na itsura, well, it's not the best out there. May mga mas pogi pa. At ito yung itsura niya kapag may jelly case. Okay pa rin. Pero siguro mas maganda na bumili kayo ng kanilang 6S Pro na case para mas pumogi siya. Itong likod pala niya is made out of glass. Di sinabi kong Gorilla Glass, basta glass. Yung kanyang body ay made out of metal. The metal body, guys. May mga antenna bands. Pretty
premium naman yung feels niya, no? Very tanky, yun ang feel ko sa kanya. It's built like a tank. It's not your usual compact, sleek design. It's bulky and it's tanky. Pero ito ah, ito yung pinaka-interesting part niya, yung kanyang gilid. Kung mapansin nyo, meron siyang ventilation dito sa left and right. Ayan mga butas-butas na yan. Yan yung fan niya guys. By the way, in-improve nila yung fan. From 18,000 RPM, 20,000 RPM daw siya ngayon. At may RGB lighting pa. What? Kailangan mo may RGB lighting ang fan? Well, may mga tao kasi dyan na mahilig sa RGB. Ultimo yung mga kubeta nila, may RGB lighting din. Yung tipong kada flash, nag-iiba yung ilaw. But seriously, why? Ayan o. Wow, lakas. So pareha sila may fan, no? Left and right. Pareha labas yung mainit na hangin. Mas malas na siya ngayon at mas maingay. Turn off. Pero wala akong nakitang RGB lighting dun ah. Pero sa display meron yung kanyang icon. Oh, at least yung nag-RGB. Pero bakit? Walang ilaw sa akin. Wala naman eh. Sa likod wala din oh. I gotta find it somewhere. Baka nito lang yun. Kaya lang hanapin mo pa. Hindi siya obvious agad. Tapos check this out. Shoulder buttons. Wow. Ito daw ay 450Hz touch sensitive. Grabe, sobrang okay siguro nito. Kaya lang, mukhang vibration based siya. Hindi siya physical button just like the other gaming phones. But nevertheless, I will test later. At syempre, the magical red slider or toggle. Ayan mga kaibigan, si Redmagic Game Space Switch. Switch it on. Ganyan yung lalabas. Magtuturn on yung mga fans at gagawin niyang game console ang inyong cellphone. That's right mga kaibigan. Wala na Facebook dito, wala na mga Messenger. Puro games na lang dito guys. Para na siyang Nintendo Switch, no? Mga PlayStation 5. Puro thumbnails na lang ng mga games. Turn off the fan, ingay. Ooh. Pero menen. Ang kanyang volume rockers ay nasa gitna. Sanayin lang siguro ito, no? Para sa iba, okay na naman. Pero yung power button ay nasa other side. Nasa right side. Nasa gitna din. Along with the microphone. Ayan, may microphone dyan. Sa taas, may headphone jack. Nice. Yung ibang gaming phone, walang headphone jack. Sa ilalim, may microphone naman. USB Type-C port. Yung loudspeaker. Oh, by the way, stereo speakers pala ito. Dalawa yung kanyang speakers. Isa sa baba, at isa naman sa harap. So may earpiece banda. At syempre, yung kanyang SIM tray. Ito siya. Dual nano SIM card slot. Wala micro SD card slot for expandability. So, bilhin nyo na si 256. Ganun na kadali. Kasi para sa akin, kulang na kulang na yung 128. In 2021. At syempre, ito na yung kanyang display. 6.8 inches. Napakalaki. Pang gaming talaga. Ito ay umaabot na ng 165Hz. Medyo nakakabalo na yung number. As you can see, naku, sobrang smooth ng kanyang display. Sobrang smooth, guys. So, buttery smooth. Guys, ang sarap niya tingnan. Napakabilis ang feeling. Very snappy yung kanyang reaction. Everything feels very fast and smooth. And of course, pwede bang hindi ito AMOLED display? Guys, this is already AMOLED display na. Check out the black. Sobrang black. Pulido. Pulido. Hindi kompleto ang inyong gaming phone kung walang AMOLED display. Guys, ang AMOLED display kasi ay pinapaganda yung graphics ng game mismo. From the colors, the sharpness of the characters, the environment, ang laki ng tulong ng isang AMOLED display. Isa pa yung kanyang brightness is mataas, 700 nits, although not the brightest I've reviewed. May mga mid-range phones nga na maabot ng 1,000 nits. So yes, aktual yung kanyang brightness, 700. Check that Facebook out. Wow, ang ganda! At grabe ang kanyang screen to body ratio. Sobrang nipis ng bezels. Sabi ni Redmagic, 91.28% ang kanyang screen to body ratio. And guys, para sa akin ito yung the best kind of display for a gaming phone. Ayoko ng notch, ayoko ng punch hole. Medyo weird sila tingnan. And para saan? Para lang matanggal yung mga bezels? This is how you do it. Napakaganda. Napakasarap tingnan. Walang butas, walang lawit. This is how you do it. Pero yun lang, mag-ingat ka sa display niya kasi nga mabilis maubos yung kanyang battery. Even though na 5,050 mAh sa kanyang battery, huwag mong isiset yan sa 165Hz kasi hindi mo makailangan yun eh. Most of the time, you don't even need the 90Hz refresh rate. Paano pa kaya kung 165 yan? Pero kung asayin nyo, no, kung gusto mo lang smooth tingnan at hindi ganun kung okay, I suggest 90Hz lang, no? Para makasave ng battery. Yung mga 165Hz na yan ay pang esports daw yan. So far, wala pa nakita mga esports games na umaabot ng 165, let alone 144, wala pa rin. 120, meron na si League of Legends daw, soon. And yung mga games dito na pinapry sa akin si Redmagic, which is Vainglory, Bullet Force, and Dead Trigger, magagamit doon yung kanyang 165Hz dito. Pero generally, if you're just playing Mobile Legends, naku, 60Hz mo lang yan, kaibigan. Dahil, nagkakaroon ng parang konting jitters, no? Yung parang sa screen, may konting paglag na nangyayari. This doesn't usually happen on other gaming phones. Kahit mga mid-range phones, walang ganito. Siguro dahil hindi pa sinusupport ni ML. Unfortunately, wala siyang auto-switch. Kung ano yung sinet mo sa homepage or sa settings, ayun na siya, even in-game. Which means, mag-ingat ka lang. If you're going to buy this, maglaro ka ng Mobile Legends, iset mo na siya sa 60Hz para walang problema. O by the way, kung hindi ka nag-games, no? Kung gagamitin mo siya for Netflix and YouTube, it has HDR capabilities. At kaya niya manood up to 4K content. That is nice, hindi lang siya pang gaming, pang multimedia rin. Now, since we're on the topic of gaming, why not? Papakita na sa inyo yung gaming. Guys, dito siya nag-shine the most. Gaming. Yung bilis ng processor, yung RAM, yung kanya SSD, this is where it comes into play. And by God, this is the fastest talaga. Tingnan nyo naman, home screen pala ng Call of Duty.
Ang ganda, sobrang realistic. I've never seen Call of Duty this beautiful. OMG. Wow. At ayun na nga, itong feature na to ay exclusive sa mga gaming phones, which is yung Ultra MP only sa frame rates ng Call of Duty. Never mo ito makikita sa iPhone, sa Samsung Galaxy S21 Ultra. It is exclusive lang sa mga kasi sila lang may kaya. Paabutin niya hanggang 90 frames per second si Call of Duty, kaya lang medium graphics lang. But yes, finally, dito lumalabas sa kanyang value pang esports. Kung very competitive ka, ito talagang phone ay pang esports, guys. Since umaabot siya ng 90 frames per second, at mataas pa yung kanyang touch sensitivity sa kanyang display, accompanied by very touch sensitive na shoulder buttons. And by the way, hindi mo na kailangan imap yung kanyang shoulder buttons, matik na siya dito sa phone na to. By default, meron na siyang shoulder button mapping. Ito guys ha, makikita mo na to sa gaming phone. Meron siya yung display frame rates, and as you can see, makikita mo na yung kanyang frame rate, which is 90 frames per second. Sobrang smooth yung tingnan, pero ayun lang, hindi mo magagamit yung full potential ng kanyang 165Hz dito kasi nga nag-max lang sa 90 frames per second. Pero yes, napakaganda ng graphics guys. Sobrang responsive, no? Sobrang smooth yung tingnan. Feeling kong madaya na to. Malamang sa malamang, lagi kayong panalo. Ayun, no? Dahil may inclusion siya ng extra buttons, physical buttons, mas madaling i-control yung character nyo. May pwede kayo mag-combo, mag-execute ng mga actions na not usually found on your normal smartphone. Ito ay ibang-ibang experience na guys. Kung hindi mo pa na-experience isang gaming phone, naku, magugustuhan mo siya na sobra. And dare I say, madaya to. Dapat hindi to inaalaw sa rank, especially sa mga tournament, it's madaya na. And yes, tingnan nyo naman yung responsiveness ng aking display. Napakabilis, sobrang sensitive. And by the way, pwede mo na adjust yan, no? Kung sobrang sensitive niya, na-adjust yan. Dito sa kanyang settings, may lalabas na panel dyan. Ito yung kanyang game space panel. Lumalabas na to kapag ka naka-turn on yung kanyang game space. Meron siya mga meters dito for the CPU, GPU. Lalang, parang it just makes you feel that your phone is powerful. Pero wala ka naman masyadong magagawa dito eh. Pwede mo ba siyang i-overclock? Well, actually, pwede. Pero, limited lang, no? You have four options here. The balance, the rise, the infinite. Sa balance, ito lang kanya kaya. Mababa yung kanyang gigahertz. Rise, biglang tumaas. Nag-rise siya. Beyond, ayun, nag-red na siya. Oh. And yung kanyang infinite. Ayan. Umaabot ng 2.5 gigahertz max. Ang ibig sabihin nito, kung napapansin nyo, yung kanyang frames per second ay hindi na mumababa sa 90. Well, actually, minsan lang. Kanina nag-drop siya ng 90, ngayon hindi na masyado. Kadalasan 90. And that is because binoost natin yung kanyang performance. At ayun na, naglalaro ako for 30 minutes. Hindi pa rin mainit yung phone. Ito ay naka 90 frames per second na. Naka infinite pa. Tapos, yung nga lang kung silent yung inyong lugar, rinig na rinig yung kanyang fan. Pero, if you bump up the sound, hindi siya halata. Yung kanyang sound is not too powerful. Not too loud ah. Pero napakaklaro niya. Rinig mo yung mga extra details. High quality yung kanyang sound. Hindi siya basag pakinggan. Hindi katulad ng mga mumurahing mga phones. Ito ay pang flagship na sound quality na. Yung nga lang, kulang sa loudness. That's what I think. Napansin ko no, na medyo kakaiba niya kanyang game space. Ito pala yung game space 4.0. Ibang-iba na yung itsura niya. Napansin ko rin yung kanyang panel. Ibang-iba na rin yung itsura. Wala na yung Corsair. At dalawang panel na yung lumalabas. Meron sa left yung home, settings, plugins, and shoulder buttons. Yan, dapat ganyan. Alam nyo guys, napakalaking upgrade to sa kanilang software. Kasi last time, napaka-confusing na mga panels nila. Ngayon, mas madali na naintindihin. I like it na isang swipe na lang para ma-overclock siya into four different levels. Also, andito na yung mga social media apps. Wow. You can also control the turbo fan dito. Pwede ka na mag-record, mag-screenshot. You can also block the notifications and calls. Pero kasi matik yan, kapag ka naka-game space ka na, wala nang pwedeng umistorbo sa inyo. Wala na kayo ma-receive the calls and texts and things like that. Baka mamaya na yun kapag binalik nyo na sa normal if you switch it back to the normal mode. Sa settings, marami siya dito, no? Yun lang. Medyo may mga Chinese pa. Kahit global roam na, may mga Chinese characters pa dito. Teka lang ha, update ha. Pagkalita sa update naman ako, pero pa Chinese pa rin. Update nyo to, Redmagic ha, hindi to pwede. Kinagsama ng 66 watts fast charger, tas may Chinese pa. And bago yan. And how can we forget about the game lobby ng game space? Ito yung itsura niya, no? It is now composed of tiles. Ito na guys, si game space OS 4.0. Updated na siya. This is console mode. Ito yung parang Nintendo Switch or PlayStation 5 mode, na kung saan puro games lang yung pwede nyo i-play. At dito sa kanyang game hobby, puro lang mga games ang pwede dito, walang social media, walang Google Chrome. This is all to prevent distraction. Para feel nyo talaga na isang gaming device siya. And it comes with a game space panel, no? Kapag ka nasa loob ka ng game, you can swipe left just like that. At lalabas yung panel. This feature is only exclusive sa mga gaming phones talaga. You cannot find this sa iPhone, sa Samsung, sa flagship ni Oppo and Xiaomi, nope. And it is designed to make your gaming experience much better. Isa pa ako sa Game Space OS is yung kanyang support for external devices like the dual core cooler, ice dock, TWS, and esports game handle ni Redmagic. You can configure them to improve your gaming experience. Tapos, i-switch natin back no, sa homepage.
at lalabas na yung directional button sa baba, and we're back to normal, just like your usual smartphone. Ngayon, ang tanong, gaano ba kabilis itong si Snapdragon 888 Plus processor? It's not so much faster. Siguro mga konting 1,000 points lang. It's 837,000 points at the benchmark score. It's just super bonga. I was expecting like 900,000 or 1 million. But sadly, hindi niya binrake yung sound barrier or performance barrier. So in other words, kung meron bang Redmagic 6 lang, 6 Pro, okay ka na doon. Pero kung nagbabala ka pala mag-upgrade, no, to a much more powerful system, if you're coming from last year's technology, now is the time to upgrade because this is the latest and greatest. Pero ayun, kung mag-Facebook ka lang, kung mag-Spotify ka lang, YouTube, sayang naman yung kanyang bilis. But if you're gonna play the best, most graphical intensive games in the Play Store like Genshin Impact, eto na ang itsura niya. Papatasin niya. A few moments later. So ito na siya, no? Ganito ang graphics niya sa Genshin Impact. Umabot siya ng 60 frames per second. Kapag naka-balance lang, medyo nasa 50 plus, no? This is, by the way, the highest settings available sa Genshin Impact. 60 frames per second, highest lahat yan. And napansin ko lang, no? Sa mga first few minutes lang siya naka 60 frames per second lagi. Kadalasan 50 plus, 60. Kaya lang, guys, napansin ko after siguro mga 10 minutes, 15 minutes, nag-deep down na siya. Siguro dahil umiinit na siya. Hindi naman siya ganun kainit, no? Medyo warm lang. Kaya lang, nagdi-dip niya kanyang performance to 40 plus, especially kapag ka meron nang nangyayaring laban. Kung saan maraming nangyayari sa screen, no? Mga effects, mga animation, mga ganon. Pumapalo siya ng mga 40 plus. Pero the point is, after playing 1 hour, hindi siya uminit at the highest settings, which is incredibly impressive. Kaya lang, hindi siya umabot ng 60 frames per second consistent. Sa una lang pala yun. But yes, if you want to play Genshin Impact comfortably at the highest settings possible, ito na yun. This is it. At ang ganda ng graphics ni Genshin Impact ito. Well appreciated. And because of this, mukhang wala pang setting na higher than 60 frames per second si Genshin Impact. Pero guys, I have a treat for you. For the first time ever in my channel, I'm going to be able to play games that are beyond 100 frames per second. Ito na sila. Mga pili lang sila. Unang-una si Bullet Force, umaabot ng 165 frames per second. 167, actually. Dito nag-shine itong phone na to. Hindi ko lang alam kung sino pa yung ke. Hindi ko lang alam kung gano'ng karami naglalaro ng Bullet Force, no? But yes, you wanna see the full potential of that 165Hz refresh rate, magagamit mo siya sa Bullet Force. And this game's an FPS. Sakto na yung graphics, no? Kung ikukumpara mo siya sa mga latest AAA games ng consoles and PC games, well, medyo outdated na yung graphics niya. And compared to Call of Duty, hindi maganda yung graphics itong game to, guys. Kaya lang, if you just want to experience the 165Hz, ayun na naman. Pero kung Call of Duty lang naman, no? I just wished talaga. I just wished. Kasi for me, the most beautiful FPS game on the Play Store is certainly Call of Duty right now. Ito naman tayo sa Real Racing 3. Again, yung kanyang graphics ay not too impressive but nakakawaw din. And yes, umabot siya ng 100 plus FPS na lang. This game is very old. Pili ko 2012 ba to? 2013? Wala na bang Real Racing 4? This is a car racing sim, by the way, kung hindi ka pa alam. And we've got Dead Trigger 2. Isa rin 165Hz na game or FPS pala. Sakto lang din graphics. And lastly, Vainglory. This game's beautiful, by the way, and it supports high refresh rate din. Pero so far, ito yung mga games na nag-support ng high refresh rate. At hindi sila ganun kasikat. Unfortunately, konti na yung maglalaro sa kanila. Pero if you really want at least 90 frames per second na game na sikat, well, ito na si Wild Rift, no? League of Legends Wild Rift at 90 frames per second. Hindi ko na-unlock yung 120fps, naka-lock pa rin siya. Naka-crossed out, grayed out. Pero 90fps, ito na. As usual, the graphics is pretty good for a mobile game. Just not as good as the PC graphics. Pero yes, umabot na siya ng 90 frames per second. Talagang pinupush ni Riot yung kanyang graphical capabilities. They really want this to be an esports game. Well, at least mobile. Okay, maglala, knowing Munton, they will actually do it because you know what they say, competition is always good. Ang tanong, kailan? Baka 2050 pa yan, ha? Bilisan nyo na lang. And as you can see, no, sa League of Legends, umabot siya ng 90 frames per second during gameplay. Kaya lang sa balanced performance, lumalaro lang siya sa mga 80 plus, no? 81, 82, 84. Madalang lang siya nag-90. Pero when I switch to Infinite, halos mag-90 na siya lagi. At dito talaga nag-shine yung mga gaming phones, guys. 90 frames per second. Pero talaga yung pang esports, mas smooth kasi tingnan yung game, mas accurate, mas pulido yung galawan kapag ganito yung frame rates. Well, that is it kung naglalaro ko talaga ng League of Legends Wild Rift, no? Kung ngayon, hindi ka big fan itong game na to, at kung nag-ML ka lang, well, it doesn't make sense to buy this for just Mobile Legends. I'm just saying. At hindi to fault ni Redmagic. Ito ay fault ni Munton kasi nga, hindi siya masyado nag-upgrade. Paminsan-minsan lang, kampante siya na nasa kanya lahat yung user base. Pero, hopefully in the future, magbago lahat yan. Competition is good for everybody. Lalo na kapag nandiyan na si Pokemon Unite. I wanna try that out. That is this September na, sa mobiles, coming soon on my channel, Pokemon Unite Review. Okay, so mag-skip na ba tayo sa camera? Baka lang pangat yung camera niya.
di nyo magustuhan. Well, I've taken pictures and you need to see the results. Naku, ang ganda ng kanyang pictures, guys. Hindi ko nakalaya na it's coming from a gaming phone. Hindi masyado minamarket to ni Redmagic na yung kanyang camera. Puro gaming lang. Pero kanyang camera quality ay napakaganda. Hindi ko alam anong sensor ang ginamit nila dito, pero it has a 64MP camera. Ito yung itsura ng mga pictures. Yung level of sharpness, no, ay napakaganda. Especially sa outdoor shots. Tingnan nyo naman, guys, yung mga bulaklak. Ayan ay excellent image quality na. Malakas yung dating ng mga flowers. Nagpa-pop yung color. Nagmumukha siyang brand new, no? I think the saturation levels by default is quite high. Four plants, napansin ko. But yes, very comparable siya sa mga flagship, no? Just not the best out there, pero very, very good. Especially sa HDR niya. No, ang ganda ng HDR, guys. Kaya lang it all falls apart sa low light. Yun lang. It's not such a good low light performer. And yung kanyang selfie camera is basura. Hindi masyado okay. Ha? Kamukha ni Duke. Winarak nyo kami! Winarak! Umayos ka sa paggagawa mo ng kwento! Kung mahilig ka mag-picture dito, no? I think yung kanyang rear camera is one of the best I've seen at this price range. And yes, umabot siya ng Ultra HD 8K. But nobody uses 8K, really. Para lang siguro ma-showcase yung kanyang performance. But yes, we don't use 8K. Pinaka-okay pa rin is Full HD, 1080p. Ito na may itsura ng kanyang Ultra HD 4K at 60 frames per second. And medyo advanced yung kanyang video encoder format, ha. Meron kang H.265, ayan. That is the compression technology and the HDR10 support nito rin. Meron din siyang night mode, meron siyang pro mode, at ang dami niyang mga functions sa camera family. In other words, marami kang pwedeng gawin sa kanya. So, if you're a power user, you wanna try all the new features on the latest smartphones, ang dami mong pwedeng gawin dito. Feeling ko, matutuwa ka. But that being said, most of its features, ito yung mga bago, 165Hz refresh rate, Snapdragon 888 Plus, mga shoulder triggers and things like that is, para sa akin, mostly gimmick lang. Well, at least for the games I play for, no? Like Mobile Legends. Hindi ako masyadong nag-Call of Duty, no? At yung mga 165Hz na games, hindi ko naman sila nalaro. If gusto mo lang i-try, ma-experience, okay lang sila. Siguro very useful to sa mga Genshin Impact players. I think this is one of the most comfortable phones to play with. Alam niyo naman yan, if you play Genshin Impact on your phone, it's an uncomfortable experience. But this phone is a game changer because of its revolutionary cooling system. Na kahit after hours of playing Genshin Impact, it's still okay to play with, even at the highest settings. Okay rin yung kanya camera, so ang tanong ngayon, magkano ba to? Saan mo ba siya mabibili? Guys, official na pala si Redmagic sa ating bansa. Meron tayong authorized seller dito, which is si xundd Philippines. That is right. After all these years, finally, naging official retail store na sila ni Redmagic. So check na lang kanilang stores online sa Facebook. You can message them. And with that, nagpabenta na sila ng mga accessories ni Redmagic, like yung charger niya, earphones, controller, at ito yung kanyang current prices. Pabago-bago sa mga prices. Pero ito yung kanyang peso price. At ito naman yung kanyang official price sa kanyang website, redmagic.gg. Good game. Well played. GG. Ayan. So, umaasan na si xundd, ha. Finally, may official na sila dito sa ating bansa. So, you don't have to pre-order and magbayad ng customs and things like that na medyo hassle pa. Just ask xundd Philippines. And yes, baka maglabas ng bagong mid-range phone itong si Redmagic. Baka lang yung Nubia Play 2. So, yeah. Marami ang nag-aabang nun. Kaya kung gusto makita yung mga videos na yun, unboxing, review, mag-subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. But it's Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo.